For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hi guys, tuloy na tayo si Jerby Gomez sa DIY and Anything. Muli, ito, magandang araw po sa ating lahat. Huwag na gabi, tanghali o ano pa man. So, papaliwanag lang natin ang inverter type at saka non-inverter type. So, tanggalin ko muna. Ang inverter type, mapapansin po natin, kung hindi, yung kanyang numbering, siguro isa-shot ko na lang tapos isisingit ko na lang sa video. Kung anong klase, kasi makikita mo dyan sa inverter type, babasahin ko na rin. Pero ibibideo ko, sasama ko dyan sa ating video. Okay guys, non-inverter type, 220 to 240 volts, 50 hertz. Yan yung sinasabi ko pag non-inverter. Hindi lang nakita sa video kanina. Tapos yung inverter type, mapapansin nyo, 80 to 290 hertz. Yan yung inverter. Okay guys, sinama ko lang dito. Continuous na tayo sa video. Thank you. So, inverter type, mapapansin mo, may nakasulat na kung hindi man 120 volts to 20 volts, below volts, halimbawa, 9 volts, 40 volts to 100 o to 180. So, dito nakalagay sa kanya is 82 to 190 hertz. Tapos, yung kuryente niya, 150 to 220. So, pwede siya kahit mababa kuryente. Kasi nga, inverter naman siya. Pero yung hertz niya, 82 to 190 hertz. Okay. Yun yung inverter type. Parehas, 3-pin. Tapos, non-inverter type, automatic, 220, 50 hertz. Yun ang pinakaiba na ito. Yung hertz niya, nagbabago. Nagbabari, 82 to 150. So, depende, di ba? Kasi nga, gaya nung mga appliances abroad, okay, pag dinala mo sa Pilipinas, 50 hertz yun. Diba? Eh, dahil nga 50 hertz yun, pag dinala mo sa Pilipinas, ang tulin niya. Kasi 60 hertz sa atin. Ganun yung nangyayari ng inverter type. Kasi speed type siya. So, do ang ginamit nila is hertz. So, from hertz ng 80, tapos pataas na ng pataas. So, bibilis yung speed niya. Kasi naka-design naman talaga siya. Compare mo dun sa naka-fix na 50 hertz, gaya nito, itong compressor na to, dahil nasa abroad tayo, 50 hertz siya, pag nilagay mo sa Pilipinas to, aandar po to. Aandar, ganda ng yelo ng refrigerator mo. Pero hindi ko masasagot gano'ng katagal. Kung tatagal ba siya o hindi. Kasi nakalagay nga sa kanya 50 lang. Pero may mga labas na sa ibang unit sa abroad, kahit nakalagay sa sticker is 50 hertz lang, nakalagay sa compressor 50-60. Kasi standard lang sinusunod sa ibang bansa, ilagay mo sa sticker, sa unit. Pero yung mga piyesa niya, 50-60. So, anong pinagkaiba ng dalawa? Si inverter type, gumagamit ng PCB. Ano mo, nakakalas ko yung PCB ko. Ayan. Okay, inverter type, gumagamit ng PCB. Tapos, si non-inverter type, gumagamit ng overload relay and capacitor. Okay, so yun ang pinagkaiba nila. Una, separate natin ha. Pangalawa pinagkaiba nila, yun nga, eto, ang hertz ito nagbabari depende sa speed na ibibigay ng PCB. Magbe-base siya sa PCB or nasesense niyang lamig. Sa non-inverter type, tumatakbo siya in one speed. So, doon pa lang, madali. Ngayon, isa pa, eto pwede mo erekta sa 220, aandar. Eto, hindi, nang walang PCB. So, hindi mo siya matetest, hindi mo pwede erekta sa 220 kasi nga, controlled by PCB siya. So, sa mga baguhan technician at walang training sa inverter, medyo mahirap talaga. Okay po, pero pag nakanood ka lang ng mga video ng mga iba-ibang nga grupo dyan, matututo ka rin. Dito, yung rep, pag hindi nagana, pwede na natin ma-detect kung compressor ang sira sa non-inverter. Kasi pwede mo na erekta to kahit nakahugot lahat ng linya, sasaksak mo sa 220, gamit mo lamang ang overload relay at capacitor. Pero dito, hindi mo siya matetesting nang walang PCB. Disadvantage, hindi mo magagamit talaga, hindi mo ma-check. Kung kahit sabi mo gaano ka katalinong technician, kung wala kang PCB, hindi mo mapapaandar. Pero ito, kahit ordinary technician, kayang mapaandar. Okay, so yun yung pinagkakaiba nilang dalawa na mga ano natin. Una,
hertz ito, naka-peaks, ito, nagbabari, depende sa binibigay ng PCB. Ngayon, ano ang resistance? Dali lamang po. Ang sarap gumamit ng pluk. Kanino bang pluk to? Hindi po sa akin yan. Nanghiram lang po tayo, ha? Ng pluk. Okay. Ang resistance ng... Oh. Resistance ng non-inverter. Okay. 13, 134. Okay. Ilangig ko sa taas. Ganun din. 132, 134. Ibaligtad ko. Okay, 130, 129. Okay lang, hindi naglalayo, hindi gano'n. Okay, hindi siya lumalayo. So, ibig sabihin, ang resistance ng inverter, sa mga nagtatanong, sa mga baguhan, equal silang tatlo. Okay, kasi nga, dahil nga speed ang nagpapagana sa kanya, yung speed, hindi na kailangan na starting capacitor o whatsoever, kasi nga, yung hertz ang bahala sa kanya mag-adjust kung gaano siya kabilis. Hindi na rin kailangan na starter, kasi nga, 80 hertz mataas na eh. So, equal siya, kahit balibalik na rin natin yung tester natin, hindi naglalayo yung ating resistance. Sandali, medyo hirap pag nakatali. O, diba? Nge. Naguguluhan ako, ah. Yan. Okay. O, na ano lang kasi nagagalaw. O, 127, tapos sa kabila. Diba? O, 126. O, diba? Pag binaligtad ko uli, ah, 126. Diba? Yun na. Ano ba? 126, 156. Baligtad ang camera ko eh. Oh. 12.3 pala. 12 point, ano, kasi sensya na kayo. Hindi ko nakikita eh. Kayo lang nakaharap eh. Dahil nga baligtad yung camera. So, pag ganun basta, ano siya, yung resistance nila equal. Mostly ganun din. Samsung 14 lagi eh. 13.9, 13.8. Tsaka, tawag nito, 14. Yun na natatanda ako sa Samsung. Samsung din naman to eh. O, tama lang din. Nasa 12, 13. Sa non-inverter type, o, mapapansin nyo, di ba? Yung dalawang baba, 57.7. Yung sa baba at sa taas, 28.7. Yung sa kabila nung sa baba din, 30 o 29.9. So, ibig sabihin, pag inad natin yung dalawang to, magiging total nitong nasa baba. Diba? Ayan, o. 59. O, sabihin na natin, i-round off na natin ng 59. Dito, ilan? Kanina? 30 plus 28. O, 28 something. O, 59. Diba? So, sandali po. So, yung non-inverter type na compressor, same naman sa lahat ng motor, na para malaman mo din, yung resistance nilang tatlo, magiging equal eh. Ito total mo dun sa dalawa, magiging equal nung maximum. So, ang non-inverter type, hindi pare-paras ang resistance kasi nagamit siya ng capacitor at saka yung pinakamataas niya, yun yung starting. So, pag dito madali mo malalaman, halimbawa, di ba 59 yung total natin, yung dalawang baba, yung starting at running, 59. Tapos pumunta tayo sa common, yung common tapos papunta sa starting, 30, yung common papunta sa running, 29, so 59 pa rin lumalabas. So doon, pag hindi sila nag-equal, ibig sabihin, pwedeng sira yung compressor mo o talagang sira yung compressor mo. Pero hindi, kasi hindi naman perfect talaga yung makakuha mo yung tamang resistant na equal eh. Dahil nga yung resistant din naman, hindi naman mape-perfect talaga yan. Pero hindi sila naglalayo. E kung halimbawa, ang total nung sinukat mo yung dalawa is 59, tapos yung isa sinukat mo 20, yung isa 21, di ilan lang yung 41. So, sira na yun. Sigurado. O, ngayon, kahit itesting mo siya na actual, either na mabagal ang ikot, or mabilis ang ikot pag sumobra yung resistant, or talagang shorted na. Madali na mamalaman pag shorted, di ba, yung ground to terminal. Ngayon, sa inverter type, paano mo malalaman sira? Eh, sira siya. Di po, dito. Pag yung resistance niya hindi pare-pareho, o, ngayon, dito, kaya mo i-testing ng, tawag dito, i-tester ng actual sa 220. Okay lang. Ang non-inverter type, pwede natin i-test actual. So, malaking advantage sa mga technician, kahit sa mga baguhan, malaking advantage. Pwede natin siya matesting ng actual. Kasi nga, sa resistance, tapos, gagamit lang tayo ng overload, relay, and protector. Diba? Tsaka ng capacitor. Overload protector pala, relay at capacitor. Dito, wala tayong choice kundi gumamit ng PCB.
Okay, ayan. So, ito yung linya ng compressor. Oh. Ayan, diba? Yung compressor ko, Samsung. Yung compressor kong isa, para sa Midea. Yung PCB'ng hawak ko, Hisense. Diba? Iba-iba kasi hawak namin Midea at Hisense. Proud ako doon dahil maganda ang brand na Hisense at Midea base sa aking pag-aanalisa. Okay? So, ayun. Yun ang pinag-tanong lang kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Sa resistance, malaki. Dahil ito, yung dalawang nasa baba, kailangan mag-equal pag kinuha mo yung common sa starting at running. So, yun yung magiging total. Sa inverter type, equal lahat ang kanyang resistance. Then, para makita mo din, yun nga, yung sa sticker, pipicturean ko na lang, mapapansin mo doon, may nakalagay doon, either 40 volts to 180 volts or 80 hertz to 150 hertz. Di ba? Pero sa non-inverter type, automatic, 220 to 240-50 hertz or 60 hertz. Depende. Okay, boss? Para at least, mga guys, boss tuloy. Guys, at least alam nyo, kasi may nagtanong lang, ano daw pinagkaiba ng compressor. Kaya nga sabi sa inyo, quick video tayo. Ngayon, mapapa-under ko ba ang compressor na to? Compressor na inverter type gamit ang Hisense PCB? Ang question, mapapa-under po ba o hindi? Abangan nyo po sa next video ko. Bye-bye!